Hello po mga guys, mayroon tayong Chibi Spark dito mga guys, ito po yung sasakyan. Ang problema ng customer natin mga guys, kung makikita nyo dahil na yung kanyang fuel gauge, opo, palaging naka empty siya kahit na pinalitan na yung ay naggas na siya ng ano gasolina, na refill na siya ng gasolina mga guys, mayroon pa rin, hindi pa rin tumataas yung kanyang fuel gauge, opo, yan o. Tapos pag in-start natin yan, empty pa rin yung kanyang fuel gauge, nakailaw yung warning sign ng gasolina. Opo, ngayon na yun ang i-diagnose natin mga guys sa sasakyan na to, kasi complain ng ating customer. Yan po, chinik ko na yung mga fuse nya mga guys, ayos naman yung mga fuse nya. Ngayon na kailangan ko siyang buksan doon sa kanyang ano, sa may kanyang harness, sa kanyang tanki. Opo, yun muna ang gagawin ko ngayon, kasi lahat naman okay. Tapos dito mga guys, tinignan ko yung kanyang ano, data sa may ano, yun o, hindi tumataas yung fuel level sensor nya, kaya sa tanke talaga tayo pupunta. Opo, kasi sa data niya wala siyang nasisense na ano. Yan lang yung ano niya mga guys, kaya buksan ko yung kanyang ano harness sa tanki. Opo, kailangan natin i-lifter muna, tsaka kung ano mga guys, in-scan ko na rin yung ano niya kung may code siya. Ngayon mga guys, wala siyang code. Yan, no codes. Hindi ma-detect ng ating ano, scanner. Opo, kailangan ko muna siyang i-check sa tanki. Opo, yan mga guys, tinaas natin yung sasakyan. Ito po siya. Ngayon, maswerte tayo, yung harness niya nandito lang mga guys. Itong harness na to sa may fuel pump, itong dalawa na to, itong dalawang medyo makapal, pero itong dalawa na ano, yan yung sa sender nya mga guys. Yan, yung dalawa na yan. Opo, tatanggalin ko muna siya dito, tapos i-disconnect natin. Opo, yan mga guys, na-disconnect ko na siya. Ngayon testingin natin kung ano ang mangyayari doon sa kanyang fuel gauge. Opo, yan po mga guys, kumuha ako ng pinagpalitan na fuel sender unit. Ngayon isasalpak natin siya doon sa wiring harness nya, kung gagana yung fuel gauge natin mga guys, kasi ito kinuha ko lang sa ano, yung mga pinagpalitan para makasigurado tayo sa ating diagnose. Opo, kasi pagka ganyan naka full yung kanyang ano, ganyan natin full yung gasolina nya, pero pag nakababa na ganyan mga guys, empty sya. Ngayon testingin ko muna sya. Opo, isaksak ko tong wire nya dun sa harness nito mga guys. Opo, yan na po sya mga guys, nilagay ko sya dito, tapos yung wire nya nakaganyan yan, kasi kaganyan yan, pag ganyan empty yan yung ano nya, yung wire nya nilagay ko doon sa harness nya na ano, yung dalawang maliit na harness dito yun. Yung positive tsaka negative, magkakulay naman yan mga guys,
ano nyo lang doon, itapat nyo lang doon sa kulay nya. Opo. Dito kasi iba yung color coding nya. Ngayon ang gagawin natin, itong itim gagawin na lang natin ground. Kahit na mabaliktad yan mga guys, kasi isang linya lang yan eh. Ang ginagawa niyan para ang resistance ang inaano niyan mga guys. Opo, pagka mataas yung ano yung plot level ng ano natin, ibig sabihin nun full siya ng gasolina. Pero pagka nakababa, ayun na empty siya. Paano ba yung piston nito? Ganito yan. Pag ganyan, empty. Ngayon, itataas natin siya ng konti. Yan. Adjust natin ng konti. Tapos, yan. Yan mga guys. In-adjust ko yung float niya para magkaroon ng reading yung ating ano fuel gauge. Opo, ngayon tignan natin doon sa kanyang fuel gauge kung gumana na siya. Opo, yan po mga guys. Ngayon tignan natin dito sa kanyang fuel gauge. Opo, dati may nakailaw dyan yung ano niya, yung warning lamp ng kanyang gasolina. Ngayon na switch on natin, tignan natin. Yun, namatay na yung warning lamp on ng ating gasolina. Tapos you know, kung makikita nyo guys, nagkaroon ng konting fuel level yung kanyang gauge. Opo. Ibig sabihin niyan mga guys, yung kanyang sending unit, opo, yung fuel gauge sending unit, yun po ang sira dito sa sasakyan na to. Kaya pagka kinarga nila ng gasolina, nasa empty pa rin siya. Opo, palaging stuck na siya sa empty. Tas nakailaw yung warning lamp on ng gasolina dito sa taas. Opo, yun po. So yun, orderan ko muna to ng fuel gauge sender. Opo, yun lang ang order na natin kasi umaandar naman to eh. Wala naman problema sa kanyang fuel pump. Opo, yan mga guys. Kaya sana may natutunan naman kayo sa simpleng paraan para ma-diagnose, na ma-make sure yung diagnose nyo. Kasi pagka ganun po, dapat sigurado tayo sa mga diagnose natin kasi gagastos ang ating customer. Tapos wrong diagnose tayo, doon tayo madadali mga guys. Kaya kung ano, kailangan testingin nyo muna. Tulad nito. Yan. Yun lang po ang may papayo ko sa mga baguhan dyan na ano. Opo. Yung mga nagsisimula pa lang ng mga mekaniko. Opo. Yun po. Sana po may natutunan naman kayo sa aking maiksing video mga guys. Maraming salamat po sa patuloy na panonood sa aking mga video. Subscribe nyo na po ang aking YouTube channel at saka pindutin nyo na rin po yung aking notification bell para palagi kayong updated sa mga susunod kong mga video mga guys. Opo. Yun po, maraming salamat po.